Hey, Goodisens! Welcome back sa panibagong episode ng Goodieris Virtual Digest. Ngayon, pag-uusapan natin ng isa sa napaka-importanting topic ng mga VAs out there, effective communication skills. Lalo na kapag may clients tayo na nasa iba't ibang time zones. Ready ka na ba para maging communication pros? Tara, let's dive in. Unahin natin ang pagiging klaro or clear. Kapag nag-email ka o nasa video call ka, siguraduhin malinaw at diretso ang mensahe mo. Iwasan ang mga jargons na baka magpalito sa clients mo. Para kapag nagluto ka ng recipe, hindi mo naman ibibigay sangkap lang, di ba? Dapat may step-by-step guide. Ganun din ang communications mo. Clear at easy to follow. Sa mga emails, huwag kalimutang gumawa ng magandang subject line. Parang headline ng sa balita, kailangan catchy para makuha agad ang atensyon at malaman agad kung ano ba ang laman ng email mo. Halimbawa, imbis na update lang, gawin mong project update, new deadlines and deliverables. Diba mas malinaw at tiyak? Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga time zones. Kapag nagtatrabaho ka with clients from around the world, parang chess game lang yan kapag nakikipag-coordinate ka about the schedules. Gamitin ang mga tools tulad ng World Time Buddy or Google Calendar's time zone para iwas confusion tayo. Kapag nagsaset ka ng meeting, i-double check mo ang time zones at siguraduhin tama ang calendar invite kasi hindi naman natin gusto maghintay sa maling oras, di ba? At kapag nagsasend ka ng messages, lagi mong i-mention ang time zone na tinutukoy mo. Halimbawa, let's schedule our call for 2 p.m. GMT plus 8. Mas malinaw kaysa 2 p.m. lang. This way, hindi ka magkakaberya sa oras at may iwasan mong awkward moments. Ang susunod na topic ay active listening. Hindi lang ito basta narinig ang mga salita, kundi pag-intindi sa kanila. Kapag nasa calls, siguraduhin fully engaged ka. Ilayo ang distractions, mag-take notes at magtanong kung hindi mo talaga naiintindihan at hindi siya clear. Parang detective ka na nag-i-investigate, kailangan mong makuha ang lahat ng detalye. Mahalaga rin ang pag-summarize ng key points sa dulo ng conversation. Parang recap na paborito mong series, lahat gusto makuha ang summary. Halimbawa, so para i-confirm, kailangan natin ng final draft by Friday with the new revisions included. Tama ba? O diba? Ganun lang siya kadali. Next, iba't ibang task, iba't ibang tools ang kailangan. For quick updates, chat apps like Slack ang pwede gamitin. Para sa detailed discussions, mas okay ang email o project management tools like Asana or Trello. Ang tamang tool ay parang butter sa toast. Nagpapadali ng lahat. Corny. Halimbawa, gamitin ang Slack para sa mabilis na chats at file sharing. Emails para sa formal communication or detailed documents. At para sa project management, tools like Trello or Asana ang magbibigay ng organized at smooth na workflow. Mahalaga rin ang tone at professionalism. Dapat professional pero friendly pa rin. Ang communication mo ay dapat mag-reflect ng iyong personality habang nagpapakita ng respeto at professionalism. Sa emails, gamitin ang polite na language at iwasan ang sobrang casual na expression. Sa video calls, ngumiti at maintain ang good eye contact. Parang casual coffee chat pero may touch of professionalism. Halimbawa, imbes na "I'm not sure if I can do that," subukan mong "I'll need to check on that and get back to you with the details." Ipinapakita nito na capable ka at approachable ka pa rin habang nagre-respect sa conversation. So paano, good sense? Tapos ng episode natin ngayon. Paano mo ina-handle ang communication with your clients na iba't ibang time zones? May tips or funny stories ka ba na gusto mong i-share sa amin? I-comment mo lang yan sa comment section. Gusto naming marinig yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa'yo, i-like mo naman at i-hit ang subscribe button para sa mas marami pang awesome content. Huwag kalimutang i-follow kami para sa latest updates. See you next time!